Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan sa kaniyang pinagmumula. Sa kanya nagmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga piyesta ng mga santa at mga santo ay madalas sa araw ng kanilang pagkamatay. Yan ang itinuturing na birthday nila sa langit. Pero sa simbahan, mayroon tayong tatlong birthdays sa lupa na ipinagdiriwang. Siyempre, ang birthday ni Jesus sa Pasko, December 25. Pero ganun din ang birthday ni Juan Bautista sa June 24. Ngayong araw, September 8, ang birthday ni Mama Mary. Ipinagdiriwang natin ang birthday ni Juan Bautista hindi lang dahil sa ito ay natatagpuan sa Bible. Ang birthday ni Juan ay isang pahayag. Isinilang na ang tagapanguna. Malapit na rin dumating ang ipinaghahanda niya ng daan. Ang birthday ni Mama Mary ay hindi matatagpuan sa banal na kasulatan. Pero ito ay inaalaala natin dahil sa kay Jesus. Dumating na ang nanay. Abangan na natin ang pagdating ng kanyang anak. Na walang iba kundi ang anak ng Diyos na naging tao na galing sa lipi ni David. Para sa ating mga Pilipino, marami din ang nagsisimba sa araw na ito kasi ito ay birthday ng ating ina sa langit. Kaya tinatawag natin siyang Mama Mary. Si Mama Mary ay may kaugnayan sa apat lang na lugar sa banal na kasulatan. Nazareth, Bethlehem, Cana, at Calvary. Siyempre, Bethlehem kasi doon niya isinilang si Jesus. Ang Bethlehem ay isang maliit na lungsod, pero sa lumang tipan ito'y kilala dahil si David ay taga Bethlehem. Malapit din sa Bethlehem na matay si Raquel, ang minamahal na asawa ni Jacob noong ipinanganak niya si Benjamin. Ang Bethlehem ay matatagpuan sa lalawigan ng Judea kasi ito ay bahagi ng lupain na ipinamana sa tribu ni Juda. Ang unang pagbasa natin ngayon ay tungkol sa propesiya tungkol sa Bethlehem na galing kay Propeta Mikas.
Noong panahon ni Propeta Mikas, na mga 800 taon bago dumating si Jesus, maliit lang ang Bethlehem. Pero ito'y magiging tanyag dahil sa loob niya ipanganganak ang isang mamumuno sa Israel at papastulin ng ipanganganak na ito ang bayan na tungo sa kapayapaan. Magiging dakila siya at ang kanyang paghahari ay maging dakila at mananatili magpakailanman sa buong mundo. Si Mikas ay dumating ng 200 taon pagkatapos ni David. Kaya ang tinutukoy niya ay hindi si David. Alam ito ng mga Hudyo. Kaya nung tinanong sila ni Herodes kung saan ipanganganak ang hari ng mga Hudyo, sinabi nila na sa Bethlehem. Kaya maliban kay David, may isang hari na darating na higit pa kaysa kay David. Natupad nga ang propesiyang ito noong si Jesus ay isilang ni Mama Mary sa Bethlehem. Ang hari na galing sa Bethlehem ay magiging dakila at maghahari sa buong mundo. Sino ang makakaisip na itong dakilang haring ito ay ipanganganak sa sapsapan? Talagang tinupad ng Diyos ang mga salita ng mga propeta, pero sa panahon at paraan nakakaiba sa ating inaasahan. Higit na 800 taon bago natupad ang salita ni Propeta Mikas at isinilang ang dakilang haring ito sa sapsapan. Isinilang si Jesus sa Bethlehem, pero siya ay lumaki sa Nazareth. Kaya kilala siya na Jesus na taga Nazareth at hindi Jesus na taga Bethlehem. Purihin natin ang Diyos sa kanyang katapatan sa pangako ng kaligtasan. Si Mama Mary ang naging dakilang paraan upang ang kaligtasang ito'y dumating na sa mundo. Purihin natin ang Diyos at parangalan natin si Mama Mary sa kanyang birthday ngayon. Happy birthday, Mama Mary. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.